guys, magpapalit tayo ng brakesyo. Ito yung bagong brakesyo natin. At ito naman yung luma. Tignan nyo guys, halos nagkanda, biyak-biyak na siya. Dahil nga sa hindi na normal yung brake drum natin. Dahil sa out-out specification, sobrang luwang na yung ating brake drum. Kaya ganito yung nangyari sa brakesyo natin, nagkanda, biyak-biyak. Kaya papalitan na natin itong unahan ng brakesyo at maging yung kabila. Pero yung likod ay okay naman, kaya hindi na natin pinalitan yon. Itong harap lang papalitan natin. Simulan natin to guys. Unang gagawin natin, titignan ba natin yung tamang forma nito. Ayan, ito yung tamang forma niya. And then itong likod. Ayan. Tapos lumagay natin yung spring. Ayan guys, yan ito tayo pumorma ng kan. Nakabilaan yung spin. Yun. Diba? Madali lang. Mas madaling gawin ito kaysa lang sa mga maliliit na sasakyan.
ang style ko rito sa paghihigpit ng bolt nitong ating spindle ay hinihigpitan ko muna ng tudo. Hinihigpitan ko siya. Ayan. Hinihigpitan ko siya ng tudo, mga guys. Hinihigpitan ko siya ng tudo na ganyan. And then, ang purpose ko nga guys, kaya ko hinigpitan ng tubo para matiyak natin na talagang sumagad yung mga bearing natin doon sa kinaka-start niya, kinakasagad niya. Mga guys, sana maintindihan natin yun. And then, saka ko naman siya luluwagan. Yun lang yung purpose ko ron. Saka ko siya luluwagan. And then, halos ito na lang ay gagamitan ko na lang ng hand tight. Mga guys, hand tight na lang siya. Ganyan. Para makuha natin yung tamang clearance ng bearing natin sa pagkakaluwag. Ang purpose natin guys, kaya ganun ang aking ginawa para iwas sunog tayo sa bearing. Kasi alam nyo guys, pagka sobrang higpit ito, hinigpitan natin dahil sa takot tayo na lumuwag o matanggal, ay mali yun guys. Hindi tama yun. Doon naman nagmumula yung pagkasunog ng bearing. Kaya natapat, hand tight lang siya pagkatapos natin naisagad ng husto na, para maiwasan natin na hindi tayo masunogan ng bearing. Huwag tayo matatakot na ito ay matanggal guys. Basta tiyakin natin wala siyang clearance pag tunugan natin ganyan. Hindi yan matatanggal dahil sa mayroon tayong safety lock. Ito yung magdadala dito mga guys. Kaya itong bolt natin ay hindi iikot to basta't mayroon siyang lock. Kaya huwag natin kalimutan na huwag ilagay ang lock. Mahalaga ito mga guys. Ito yung magdadala dyan. Okay guys, hindi na tayo matanggalan yan. Oh, marami siyang kalog. Tama-tama lang siya. Tama-tama lang din yung luwag niya. Hindi siya maganit. Napaikutin. Sit tayo dyan mga guys. Hindi tayo masusunukan ng bearing. Okay guys. Eh, sana nakatulong itong video nito sa mga truck owner, ganoon din sa mga small car na ganito ang type ng nilang hub. Ganoon. Pagkatapos nating nailagay yung brake drum, ang gagawin naman natin bago natin ikabit yung gulong ay i-adjust na natin yung brake shoe sa loob, no? Para makuha natin yung tamang clearance at hindi lubog yung clutch pedal, yung brake pedal natin. Ito susundan lang natin guys yung arrow. Ibig sabihin yan, pagka sinundan natin yan, pagka kinawit natin dito, tight fit yan. Ganun lang. Hanggang sa, ang gagawin natin, hindi kita natin na muna hanggang sa hindi natin maikot yung brake drum. Ayan, hindi na natin maikot to. Tapos ngayon, saka natin babalik pakunta rin naman doon sa araw. Ibig sabihin paluwag yan. Hanggang sa makuha natin yung paggalaw ng brake drum natin. Ibig sabihin, tamang-tama lang yung clearance niyan. Hindi siya sabit.
hindi sumasabit sa brekbrang natin yung brekso. Ano? Ganyan lang guys. Ganun din pagkatapos natin dito sa kabila naman. Guys, ito naman yung kabilang side. Ano makikita natin? Meron siyang arrow doon. Ayun. Papaloob yung arrow. Kaya yun ang susundan natin. Ganun din ang ating procedure. Ganun lang. Pero ang kakita niyan dyan, hanggang sa humigpit. Ayan, humigpit na. Ayan, hindi na natin maikot siya, diba? Gas na, maganit na yan. So ngayon, ang luluwagan naman natin. Yun. Ganun lang guys. Lahat ng araw, pagka isuso, ay susundan natin. Yun ang kahigpit na. Yung sa Dyna, yung Toyota Dyna, ako naman yun, counter yun. Pagka sinundan mo yung araw, paluwag naman yun. Pag sinalungat mo yung araw, kahigpit. Doon naman sa Dyna. Pero sa Isuzu, susundan mo na yung araw. At kahigpit yun mga guys. Mga guys, sana hindi tayo magkalituhan doon. Mamaya, ikakabit ko na rin yung mga gulong nito para masubukan natin. Ayan guys, kapit na natin gulong. Ito yung gulong niya. Guys, ipa-final tight na natin tong gulong natin. Para patak na natin ito. Thank you.
Ayan guys, nakikita na natin. Ayan guys, paapos natin ma-final na ma-torque yung mga gulong natin. Stag sa gulong. Ay, susubukan naman natin ngayon patakbuhin. Itignan natin yung tamang liras ng pedal. Ayan. Guys, ngayon susubukan naman natin kung okay ba yung brake pedal natin. Kung maayos ba yung kanyang kwan. Clearance. Kaya patandarin natin. Ayan, mamandaran na natin. Titignan natin yung pedal. Kung maayos ba. Ito yung accelerator. Okay. Ito yung brake pedal. Ayun. Kita natin. Talagang kulang siya. Tamang-tama lang yung pedal natin. Hindi siya lubog. At isang tapak lang ay kakapit na ng todo yung brake natin. Hindi dalawang pedal o dalawang padjak bago kumapit. Ano? Isang tapak lang siya. Ayan o. Diba? Ayan, matigas na yung mga kamang yan. Talagang pano yun. Kapit na kapit ng terreno natin. Ayan. Kaya kumbaga talagang nakuha na natin yung tamang clearance. Isang kwan lang siya. Isang pedal lang. Eh mamaya irurutis natin para makita natin yung kapit ng preno natin at palalapatin natin para maganda yung kapit niya. Na guys. Magkapuha naman tayo ngayon guys. Irurutis naman natin itong ginawa natin. Tingnan natin kung maganda yung performance ng brake natin na repair. Ayan guys, kita niya ako. Nabas tayo ng workshop at subukan natin sa labas. Makita natin itong ito natin, ginawa natin. Hoy, dadaan lang ako, kung pupusain. Mahirap dumaan dito. May nang babasa. Grabe. Okay lang sana kung tubig sa dripo eh. Okay guys, dito na tayo ngayon sa tapas. Lagi mag-setbelt. Para safe tayo. Hindi tayo huliin ng truck. Medyo madalas pa siya. Hindi pa siya gaano lumalapat, mga guys. Kaya palalapatin muna natin 'yan.
ginagawa ko guys, pinalalapat natin yung brake, kaya nakatapak ako sa brake ng hub, tapos ina-accelerate natin para lumapat siya na mabilis. Siyang matras guys, dito natin subukan. Alam nyo guys, ka magandang hagutin tong makina na to ng 4X G1 o yung 4X GT. Talagang pagka hinagot mo, talagang umibigay yung makina. May masarap gamitin ang patakbo eh. Hindi kagaya ng mga ibang brand, hindi natin napapanggit eh. O nga, maganda nga yung andar, talagang umagot, pero yung speed ay hindi niya maibigay. Experience ko na lang din dahil sa marami rin ako ibang nakahawakang truck, talagang maayos, talagang iba-ibang manakbo ang Isuzu, itong mga model na 4X. Yan kami ni tao, yun talagang ibigay niya yung lahat ng power ng makina niya. Kaya masisiya nga talaga mga patakbo. Ayan guys, okay na brake natin. Talagang bumibigay na siya. Isang tapak lang siya. Kapit lang. Tayo sa workshop para ma-final check na natin to lahat, ilaw kung ano pa man ay ipa-final check na natin para maibigay na natin sa customer.
hindi siya pabalik-balik dito para hindi nakakasawa. Sa lungga natin. Paano guys? Dito na muna magwawakas itong aking...